Ito yung main intent na sinasabi ko sa inyo na binili natin noong June 1. Alam ko June 1 ko in-upload yun. Ito pa yung binili natin noon, yung ginagamit natin noon, nung unang piniliguan natin siya gamit tong hair grower na to. Mula pagkakalbo hanggang ngayong sobrang haba na yung buhok, parang 2 inches yata yung nadagdag. So effective nga talaga yung mane and tail. Asa, papakita ako sa inyo mga kabomba. Yung coat ni Milky humaba like mga 2 inches, tapos kumapal after 50 days ng pagpapaligoy. Actually, hindi naman consistent na 50 days, hindi naman everyday pinapaliguan. Eto, pakita ko na siya sa inyo para hindi na humaba tong outro natin. Welcome back to my channel, mga bomba. Kamusta na kayo mga kabomba? Itong episode natin ngayon siguro ma-upload ko to after 3 days or 4 days. Mula nung in-upload natin yung last na episode, yung top 10 na family dog. So medyo maaga yung upload natin ngayon. Hindi tayo naging busy nitong mga nakarang araw. So ito kabomba, samahin nyo na naman ako sa isang episode na naman na gagawin natin. Kung napapansin nyo, nakatayo tayo, hindi ito yung usual na ginagawa natin kapag ka nag-share tayo ng mga top 10 na iba't ibang characteristic ng dogs. So itong episode natin ngayon, kung naalala nyo in-upload natin na pinag-groom natin si Milky, as in pinakalbo natin yung buhok. Tapos binila natin ng shampoo, yung hair grower. Parang nung June 1 ko in-upload yun, nung sinimula natin gamitan natin siya ng hair grower, yung mane and tail. Hindi naman tayo sponsored ng mane and tail, based lang sa mga feedback na nababasa ko na effective nga. So yun, kaya ginamit natin. Since June 1 ko pa in-upload yun, so matagal-tagal na rin natin ginagamit yung mane and tail. Ngayon, paubos na mga kabomba, yung ganung kalaking bote ng mane and tail. Ngayon yung last na gamitan, kasi wala na. Ewan ko kung bibili pa ako, ibang shampoo naman yung gagamitin natin. Before natin simulan yung pagpapaligo, maraming salamat sa 23,300. May nadagdag na 100 mga kabomba. Maraming salamat sa inyo. And maraming salamat din dun sa mga nag-views dun sa last episode natin. Shinare nga natin yung top 10 na family dog. Sana may nakuha kayong info dun sa mga dog breeds na na-mention natin. Maraming salamat sa inyo. So ito, before natin simulan yung pagpapaligo kay Milky, kompletuhin muna natin yung gamit para hindi naman humaba tong episode natin. Unahin natin kabomba sa shampoong gagamitin natin, yun nga yung mane and tail. Pangalawa na mga kabomba is yung brush, kasi kailangan i-brush muna natin yung balahibo ng aso before natin basain para mabilis ma-absorb ng balahibo niya yung tubig. Pangatlo na mga kabomba is yung mga treats, kasi kailangan habang pinapaliguan natin yung aso natin, bigyan natin ng treats para hindi makulit. So ito na kabomba, nakompleto na natin yung mga gamit. Akit na tayo sa taas para may dumiin limbs ko. Ito kabomba, nagpalit na rin pala tayo ng damit kasi maalinsangan yung panahon ngayon. So tara, akit na tayo. Ito na mga kabomba, umuulan ngayon. Doon lang tayo sa gilid para hindi gaano maulanan si Milky. Papaliguan na natin siya. Simulan na natin, siguro maliligo na lang din ako sa ulan. Tara! Tara! Tara na! Uy! Tara! Gaya nga nung sinabi ko kanina, kailangan paparashin muna natin yung balahibo niya para yung excess ng mga buhok matanggal. Kaya medyo humihina na yung ulan. Ito yung mane and tail na sinasabi ko sa inyo na binili natin noong June 1. Alam ko June 1 ko in-upload yun. Ito pa yung binili natin noon, yung ginagamit natin noon, nung unang piniliguan natin siya gamit tong hair grower na to. Sabi kasi nila, mabilis magpahaba ito ng buhok. So, yun. Mamaya, ipapakita ko sa inyo itsura ng balahibo ni Milky after natin i-groom. Kung gaano ka buhaghag. So sobrang haba. Actually, humaba na yung buhok niya. Mamaya may kita niya. Eto na mga kabamba, sisimulan natin yung pagpapaligo ulit kay Milky. In-upload natin nung June 1 hanggang ngayon. Eto yung huling episode nun. Kung ano na yung status ng balahibo niya. Simula sa pinakakalbo hanggang ngayong humaba na. Kailangan nyo rin pala kabamba ng mapupwesto ng aso nyo. Siyempre, before nyo paliguan para relax naman siya habang pinapaliguan. Dito ka! Dito. Dito ka na. Teka. Nababasa. Nababawa kasi. Ay, nababasa na siya sa ulan eh. Oh, may mga excess na balahibo oh. Bigyan mo ng treats man. Nababasa kasi. Ayan. Yun yung purpose ng treats, para kahit suklayin mo, hindi magiging makulit. Sige Matt, subuhan mo pa. Sarap-sarap naman. Ano, namalakas na naman yung ulan. Nakain ng kain. A few moments later. Ano na ito?
Ito na, sisimulan na muna natin yung pag-rinse kay Milky para yung mga tiny particles or yung mga dust is mawala. Bukod sa tubig ulan, ito, babasahin natin. Mabilisan lang yung pagpapaligo natin ngayon kasi umuulan, malamig. Ano yung shampoo? Oh, nakapaa. Basa ang paa. Ito na yung huling patak ng mane and tail na gagamitin natin kay Milky. Sige. Okay, ma. Ang pagpapaligo ng aso ka bomba, simula mo sa paa. Paangat dito sa katawan, circular motion. Tapos kung may brush kayo, like yung toothbrush na hindi na ginagamit, pwede nyong gamitin yung sa paa niya para mais-is yung nandito sa mismong talampakan. Hindi na siya makulit, no, pag pinapaliguan. Basahin mo nga, Matt, na unta. Ayan, okay na. Ako, nanonood lang. Anong gagawin niyo doon na? Iwasan niyo rin pala kabomba na malagyan ng sabon yung mata kasi panigurado masakit yung para sa side ng mga aso. Kung tayo nga, pag nilagyan yung mata natin ng sabon ang hapde, what more pa kaya sa mga aso? Eh, Kuya Gino, wasit mo ako. Sali yan, Kuya Gino! Ay, nawala na yung ulan. Kuya Gino, dilat na. Everything. Gusto paligo? Paliguan kita. Ano ba siya kung sinigit? Ang init ng tubig, no? Oh, no? Init? Ayan! Basang-basahin na ako. Ito, kabomba, tapos na natin siyang shampoohin. Mamaya, after natin i-blower, pakita ko sa inyo itsura ni Milky. After ng siguro isa't kalahating buwan na paggamit din sa mane and tail. Mabilis, isa't kalahating buwan lang. Ganito na yung naging itsura. Ito na mga kabomba, i-blower na natin siya. Tapos after naman ito, painumin ulit natin siya ng coat and shine. Ito na mga kabomba, after 30 minutes, tapos na natin siya i-blower. Maliligo muna ako and after ko maligo, pakita ko na sa inyo kung ano itsura niya ngayon. Mula pagkakalbo hanggang ngayong sobrang haba na yung buhok, parang 2 inches yata yung nadagdag. So effective nga talaga yung mane and tail. Basta papakita ko sa inyo mga kabomba. Maliligo muna ako. Tapos na tayo maligo mga kabomba at napatuyo na rin natin si Milky gamit yung blower kanina. Pasensya na matagal ko kayo napaghantay. So ito, nandito na naman tayo sa spot natin kung saan tayo nagsisit down vlogging lagi. So ito kabomba, like nung sinabi ko kanina nung June 1, pinagroom natin si Milky. Hindi ko alam kung pinagroom natin si Milky or yun yung unang araw na ginamitan natin siya ng mane and tail. So ano bang date nila? 21? Ngayon is July 21, so matagal-tagal na rin yung nakalipas and naubusan natin yung mane and tail niya. Yung coat ni Milky humaba like mga 2 inches tapos kumapal after 50 days ng pagpapaligo. Actually, hindi naman consistent na 50 days, hindi naman everyday pinapaliguan. Parang 2 beses sa isang linggo, minsan 1 beses lang. So, ganun ka dalang paliguan yung aso. Medyo marami lang talaga nagagamit na shampoo kay Milky kasi yun nga, pinapahaba natin yung buhok. So successful naman yung mission natin, napahaba natin yung balahibo niya. Eto, pakita ko na siya sa inyo para hindi na humaba tong outro natin. Kunin ko lang. Okay. So eto na kabomba si Milky. Eto na yung itsura ng balahibo niya after ng 50 days ng pagpapaligo natin gamit yung mane and tail. Actually, hindi ko mabunot yung isang balahibo niya kasi sobrang dikit dun sa balat. Ito, tignan nyo na lang dito sa camera natin. Medyo malaki na talaga si Milky ngayon, unlike sa mga usual na Pomeranian na hindi ganito kalaki. Parang nakuha yata yung laki ng mga Japanese Spitz. Tapos yung balahibo kasi, hindi nagkakalay yung balahibo ni Japanese Spitz at saka Pomeranian. Check nyo na lang kabomba dito sa camera natin. Kasi ewan ko kung ito yung actual din na nakikita nyo dito sa camera. Kasi sa personal talaga humaba yung balahibo niya. Unlike nung unang beses natin na ginamitan na mane and tail, talagang kalbong-kalbo, yung tipong pati sa paa, walang buhok. Ngayon, pati sa paa ang haba ng buhok. Tapos pati sa buntot niya, humaba rin yung buhok. Bukod sa humaba yung coat niya, mas lalong kumapal yung balahibo niya. So ito kabomba, tapos na yung mission natin kay Milky na pagpapaligo ng mane and tail na shampoo.
Tama nga, mabilis magpahaba ng balahibo yon. So kayo, kung may aso kayo na gusto niyo yung bagong regrowth ng buhok, so I suggest na pakalbuhin niyo tapos gamitan niyo ng mane and tail. Siyempre, bukod sa mane and tail, may pinapainom rin kasi dito na vitamins yung Coat and Shine. So kung gusto niyo talaga ma-achieve yung magandang coat ng aso niyo, bilhin niyo ng Coat and Shine and bilhin niyo ng shampoo rin na pampahaba ng buhok. Kumbaga, like yung mane and tail, yung iba kasing hair grower na shampoo, hindi ko alam. So yun, nasa sa inyo na yan. Depende na sa inyo kung anong gagamitin nyo. Hindi ko na siguro papahabain itong episode natin. By the way, mag-shoutout pala tayo. Itong shoutout natin, galing lang to dun sa nilalaro kong games, yung Clash of Clans. Yung clan kasi namin is yung Teamwork. Yun yung name ng clan. Shoutout natin si Nino Veroy. Tapos shoutout din kay Sapphire Girl. Taga Palawan to. Yun yung leader namin dun sa COC. Ayan, na-shoutout ko na kayo. So, hindi ko na papahabain to. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. Hit mo na yung bell button para updated ka sa mga videos na in-upload ko. Like and share mo na rin sa mga friends mo para magkaroon sila ng idea kung plano nilang ipag-groom yung aso nila. Kumbaga, kung plano nilang pakalbo yung aso nila tapos yung bagong regrowth. Yan, sana nagkaroon sila ng idea dito. Drop your comment below kung ano yung hair grower na ginagamit mo para magkaroon ng idea yung ibang subscribers dito sa channel natin. Hanggang dito na lang, see you sa next episode. Yung Cartimar episode pala natin, basta i-update ko kayo doon. Sa ngayon, siniset ko pa kasi syempre, busy rin tayo since naka-work from home tayo tapos meron din tayo ibang inaasikaso. So hanggang dito na lang, see you sa next episode. Bye-bye!